Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong, as early as, hindi pa ako presidente, noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because of, alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos na doon. Hindi ko binigyan ng importance. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at the yung full the full story of yung pagka addict ni Marco. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yon, yung unit, wala na sa mga, so, siguro sa Pasig River na, hindi mo natin magalaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal, ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, robo naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, okay, sige, trabaho nila ninyo, trabaho nila. Not really a specific order na you try to huliin ninyo. Kasi vice-presidente lang ako. No, presidente ako. Pero mahirapan na sila noon. I do not know. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marco. Yung napinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung gagawin sa PDEA. At lahat yung dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or I'd also like to welcome Congressman Mabiano Alvarez, who is here with us tonight. Thank you, sir. Mayor, would you like to agree with your opening statement? Totoo yan. Again, can you repeat the Mike. Again, sir. We are calling for this conference. Mind you, there will be another one after April 14. Is that tomorrow? Sunday. Kasi walang rally. At may inaabangan pa ako na yung tinakankal ko yung aming most doon sa foreign affairs, foreign policy during my time. But let me be very clear on this. We have not conceded anything to China. There might have been exchange of control over the Chinese China Sea. Pero those were really territorial in nature, not involving the encroachment of China in their exclusive economic zone. Iba yun.
yung sabi nila territorial, we are studying it still until now so that I can give you a concrete picture of everything. Ang problema lang nito, maraming hindi naman na they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either in the Supreme Court, the Presidency or Congress, can concede anything about territories. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is, even this stupid ex-Justice Carpio is acting on a gentleman's agreement of which certainly he was not there, and is beginning to expound on the consequences of the result or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word. Na walang galawan. No movement, no armed patrols there as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalala ko. Wala akong... there's a new word. I do not even know the... Ayun ang... Sure. Ito si Carpio and the rest of the... Well, I think he's trying to be relevant. He's a retired justice. He's not so brilliant one, which he pretends to be. Wala naman siya doon. And I assure you, that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ko kayong mariwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun kagago. Yeah. Ayaw kong magyabang. Kaya ako bakit ako tumagal sa AB sa Lyceum is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the record. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko hindi ako nagyayabang. I studied geopolitics under Professor Pupiana. I think he's still connected or retired from the Foreign Affairs Department. I was under Ambassador Terrano sa Terrano. I'm sure, yan ang Ambassador Rosalinda Terrano sa geopolitics ko, pati sa many subjects about foreign policy, foreign affairs. I had my diplomatic practice and procedure doon sa kay David Lapos, and political thought I was under Jose Maria Siso. Yun doon ang turo sa amin. Ayaw ko kung mas may bright pa doon. Kaya sinasabi ko, it would be good and it would be healthy for Carpio to just shut up and not muddle up the things of which I was not there. Hindi ko naman siya kinukondem. Pero sa amin yan, tinatawag, in our parlance, pakatorpe naman itong putang yun. I will be expanding more the day after because I just received the old documents of Malacanian about foreign policy noon sa panahon. I just got it tonight. I want to review it and the different agreements that were entered into
by myself and the Defense Department, Sila Lorenzana. Lorenzana played a crucial role, a role that was something that was, well, sinasabi ko sa kanya, you handle this, especially matters that will govern the movements of the great ships. Wala pa ng great ships dyan sa akin. You know, yun ang binabantayan namin noon. The entry of the great ships. Pero walang nangyari. There was never a time that we sent the great ships in China and China's sent there. Ano yung great ship? When we talk about great ships, we are talking about warships. Ang nangyari dito sa China, all along was a coastal guard, coastal patrol. So, hindi naman hanggang ngayon, but there are misconceptions perpetrated, not by us, but itong nasa gobyerno na napakamarunong. You know, ito ang nangyari. You better make it to record. Nung pumunta ako sa China, I was with Delphine Lorenzana, the DND. I was with An Yu, who was my security advisor, national security advisor, and the advisor of the ni Bongbong ngayon, national security advisor. Nandoon sila lahat, Esperon, and my cabinet members, lahat sila. Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Kunin ninyo ito. Kasi harap-harapan kami ng long table para. I said, Mr. President, we would insist that that China say, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako naman mag-dig, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na niya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Kami dito sa kabila na kaintindo, nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandiyan. Ang pagkaintindi, sabi niya, in trouble. If we insist I know, sabi ko, well, day of my visit, I do that everything, put it off to some other day. You put it to some other day. Whether the Philippines getting into our claimed territories to extract nagkalba kasi alam ko na hindi talaga kaya ng Pilipinas kung magkagyan. Now, at present, in the past, or in the future. Ako naman, hindi ko inaasahan na ang Amerika
would go to the South China swaggering. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Amerika talaga, gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak ka na po. Pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit. Kasi sila kasi yung magka-rival niyan. Bakit hintayin pa ng Amerika? Why would Bongbong Marcos would now go to America to continue the talks? Na ganun pa man, what has agreed upon years ago remains until today. And the popular notion is that if we go to war with China, America would hurry up, go there, and defend that. So sabihin ko sa America, if you are interested really in defending the Philippines, putang ina, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mounted by... Bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Di parking na niya yung 7th Fleet niya doon. The 7th Fleet is in the Far East. It's a big one. It's a task force. Ilagay niya yung doon ng mga destroyer niya doon sa... Eh, wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend. And anybody of you can notice. Bongbong America has been there for about, papalik-balik siya sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang wak-wak. Wala kang ikatakot. So, you know, kasi sa Amerika dito, before he left in America, he's boasting of resisting China. We do not want oppression. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. Nobody questions that. Ang problema lang, ang trabaho namin kasi dito as president, just like Aquino and all, istorya muna tayo because we cannot afford a war at this time with China. And I am so ever in doubt that America will try to tickle the China there to go into a nuclear war. Because a nuclear war means the end of the world. For China and for everybody. Alam nila yan. Takot ang America kasi isang ballistic lang kaya nuclear warhead. Isang putok lang yan dyan sa gitna ng Amerika. Sufficient na yan. But with 1,000 missiles, and in return, America returns the favor, descending also 1,000 missiles, it will really end the world. Kaya ang China takot. Hanggang dyan lang sila sa malayo. But they have never confronted Russia or China. Takot. Obliterated lahat yan. Maniwala kayo. Including us. There will be famine and hunger and death. You can ask any professor ninyo sa physics and he will tell you what would happen to the world. Nobody wins. That is why we navigate through our differences, our nuances, our everything that is questionable just by talk.
Pero itong Carpio na ito, ayunan. Bakit ko, kung ibigay ko yung ayunan, sure, Jester Carpio, kung hindi ka bagago, ibigay ko na lang yung South China Sea. Hindi ko nga alam kung saan yung ayunan. At ito, Justice Carpio, sabihin ko sa iyo, if China will decide to erect a naval base there in the island nearest us, can you stop it? Ano mo yung Supreme Court, Supreme Court ruling mo dyan? Papel lang yan, idiot. It cannot stop a war. You're a crybaby. Always America, America, America. That was the last speech of Marco. Now, we will be praying there. We have ships there patrolling alongside with the American ship. What? And you call yourself, you call our place Republic of the Philippines. When you could remain to be a republic and be peaceful with everybody. Pag-usapan lang natin yun. Hindi naman palawan ang kinukuha ng ano. There are questions and issues about your status. We will continue to talk. Yan ang trabaho namin. Problema sa'yo, Justice Carpio, hindi ka naging presidente. Akala mo, itong problema ng Pilipinas na sa chessboard, kung marunong ka maglaro. It's easy for you to say, oh, ganun dapat ginawa. Say, okay, talaga, ano. Putang ina mo, hindi ka rin yung presidente. You were not given that sacred duty to protect the 120 million plus Filipino. Ang iyong papel lang yan at salita at maraming ambog. I have the documents. Hinahanap ko yung meron bang mga agreements na I will study it tonight, and after the rally, we can probably have a more expanded agreement signed along the way. No, kasi, yung pagkaalam ko si Tito Ricardo, eh, galing yan ang collegial eh. The Supreme Court is collegial, marami sila. Ganun rin po kami, Ugo. I do not decide on my own. The cabinet. Hindi naman ako no. It's the act of the president. Correct. But behind that act of the president, I will educate you. Hindi akin yan lahat. I cannot make a move relative to the security of the country without
asking the military and the national security council. May ang agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga military, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Me, lumaan ako sa lahat ng taga foreign affairs, under secretary Ingles, si Ambassador Terona, Viana, well, si David Gapos, then si Maria Sison. Doon ako medyo nagkunting kaya kung sabihin, mas marunong kayo sa akin. Alam kong ginagawa ko. Diplomatic and consular procedure. Master ko po iyan, dumaan ako dyan. Any question? Okay, questions. Edith? Ah, okay. Jerlina Laporte from Inquirer. Mayor, I just want to know sa inyong recollection po, was there a written agreement and was it binding? If you are looking into the documents, that means that there was a written agreement. Yes, yes, sir. And also, sir, maraming agreement, Iha. When you're dealing with the foreign relations, maraming agreement yan. Not only with China, but with all of the mostly Asian countries. Hindi yan basta-basta na lang sabihin mo na once upon a time. About what Harry Roque, spokesperson, former spokesperson Harry Roque mentioned, that the agreement banned the gentleman agreement what he mentioned was walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so, you cannot bring in materials to repair and improve. Wala yan. So, totoo, Mayor? Totoo yan. Na mayroong agreement? No agreement. As is, where is. So, bawal ang construction materials? Well, ganun. As is, where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, matagal na repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if it's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandiyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get itong panghila at repair it? Or wag na yan. Nandiyan pa kaya ang Amerika? Occupy the islands and drive the Chinese away. Mayor, in the context of Secretary of State, it was given the as is where it is. So the ship there will be allowed to rot in time because no repair is allowed. And which the President, which Marcos says, that is very alarming because if you cannot repair it, if it will rot there, it will be destroyed, then we have nothing there. Kaya ito sabi ko kay Marcos, stop complaining and expounding on it. Do it and repair. Yan ang sasabi ko sa kanila. I challenge them na sila man ala sa gobyerno ngayon, di i-repair nila at gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Gawin na nila ngayon gusto nilang gawin.
ipatrol na nila yung Philippine Navy, the gray ships, and let us see what happens. Tapos na kami. Kung sabihin ni Marcos, all of your past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am urging, I'm challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Yan ang dapat following you. Di subukan nila. Kami takot. Ayaw namin ng gira. Kung sa kanya, hindi ba kagira pag kung sandyan yung name, di gawain mo. You have the ironclad guarantee of the Navy that they will, U.S. Navy, that they will all die for the Philippines. Are we saying that the recent maritime cooperative population exercises just a show of force? Like even if Japan, Australia, Philippines, and the United States will collaborate to repair this Sierra Madre, still it's an exercise of futility? Would you take that risk? Go ahead. Bring in Japan and the rest of the ASEAN countries. And let us see what happens. Are you saying there will be a bloodshed? The what? There will be a bloodshed. War. Oh, wala akong sinabi. Sinabi ko na subukan nila and see what happens. The way you listened to President Xi during your meeting, he said you can do this because there will be this possible war. What? One more na. Nandiyan kami lahat. Do not do it because there will be trouble. It was heard by all. O ba gawa ito? Wala ko ka. So it was a stern warning from China? Well, that was the reply. Which warning? Well, ikaw naman na. You interpret. If you were to advise the Philippine government in this era of Philippine government's position on the West Philippine Sea, and if you are asked to a 1 cent opinion, what will you tell the Philippine government, or what will you tell the Filipino people given these conditions? My advice would be totally irrelevant. Sila ang magtanong doon sa Amerikano. Sino ako kasi ang gumagawa? Ay naman ako, bakit ako mag-advise? Mayor, pwede mo balik lang po. I just want to make it clear. So you said that there was an agreement. And was it written or verbal only? Verbal. Walang written sa amin pa na. During my relations with China, during my term, walang written except may mga trade which were signed by the undersecretaries of the particular department concerned. Nasa tabi lang ako, kaming mga... It is binding. Just because it was not signed, other trade agreements signed are binding sa atin. Hindi naman kailangan ang presidente ang mapunta doon. You cannot put to task the president to sign all agreements with all other countries because that would take. Kaya may dala kang mga diplomatic trade undersecretary, trade secretary. Sir, I am just asking you to exactly, meron ka mga recorder, quote me exactly para walang misconceptions, misunderstanding. Thank you, Mayor. May gabi niyo, ang inyong sabihin sa lumang. Gini mo i-issue yung ibong matos just because of... Ipalayo mo yung mukha mo. Maliit ang kwarto. Gini mo i-issue ni PBBM ang statement ni Harry Roque, and then yung advisor, Attorney Salvador Panilo, sinabi niya, tinawagan ko ang presidente na kausap kami, walang gentleman agreement.
bakit sinabi ni Harry Roque na mayroong gentleman agreement at yan ang ginagawang isyo ni PBBM New York? Si Harry Roque wala pa doon. Harry Roque joined my administration almost halfway na. Ang si Paneno ang ganoon, wala si Harry Roque. He was not there because he was not part of the government delegation. So, wala ko akong maisagot dyan kay about Harry Roque. Ask him again. Ask him again. Okay. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agreed. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao, foreign affairs particularly, to verbalize everything that is said in whisper. Kung meron man yung agreement. Bakit sinabi ni Roque, Harry Roque, yung wala pa siya doon noong panahon ngayon, sinabi niya na pinakakalipa, ginawang isyo ni PBBM na yun. Bago siya lumipad ng Amerika, ginawa niya ang isyo na meron lang kayong... Do you know Harry Roque? Do you know him? Do you have an idea of what his personality is? Meron kayong idea? Wala. Pareho tayo. Si Richie sa and then Randy after. Maybe be Mayor. Mayor, isultin mo kanina that when you go to China, after nag-isultihan ka ni Xi Jinping that hindi pwede maistoryahan ang imong pangayo sa iya about the conflict of the West Philippine Sea. After anak, wala na ba yung kailangan sa talks na naitabo? Tapos na lahat eh. During our first meeting, nandito yung cabinet ko. Nandito yung mga military, sila rin sana. What would be the point in bringing up the matter again with him? Kung sinabi sa iyo, please do not do that. There will be trouble. Anong ibig sabihin niya? Trouble na yan sa kanya kasi may nuclear bomb nila. That's a big deal for all of us. Patutunaw itong Pilipinas, Adder. Before you get out from the office, Mayor, wala na ba any attempts to mugi ko na siya ng isutanan? After atong China, and then for how many years na nakasapresto pag kamuhawa, wala na ba any attempt mugi ko na siya ng istorya? Well, the day I went out of Malacanang, totally cut off na ako sa governmental functions. Nobody would believe me. Magsalot lang yung police, pati military, pagka may position ka. Pag wala ka na sa position, sabihin ng military, pag sabihin mo na, sabihin ko, Mayor, my concern is for 120 million Filipinos na 21 million Filipinos na sinasabi mo baka mag-vanish tayo, mag-purpose tayo. And thinking na ikaw, kilala namin parang walang kinatatakutan. Now, being afraid for the sake of the Filipino and hindi mo na pinatulan yung sinabi ni si Jinping there will be trouble. It seems like you're sending that message right now to PBBM na ito yung sinabi ni si Jinping there will be trouble. What if our present president will not listen to this at makumbinsi siya ng Amerika na kasi nandun siya ngayon, paano pagbalik niya, sinabi niya, makikipag-gera tayo. What can we do? Good. Let him try it. Magtahabok ka na. That is very good. But ang gusto kong tanungin, bakit ito lang gray ships ng American Navy. Kimalapit lang naman, nagpa-distansya.
na-chance ba yun? Pwede kong gawin tayong proxy war daw, kagaya na nangyari sa Ukraine, at tayo magiging kawawa. Sinasabi pa po na baka gamitin daw ni Biden ang gerang ito para ma-retain siya kasi mukhang delikado sa election by November. At pag nakipag-gera, tapos si Trump naman ang manalo, inaano ko lang na baka pawiin ni Trump yung order na yan, kawawa daw tayo at may iwan. Is it possible? The earlier that Bongbong Marcos comes back, bringing with him the order to go to war, para sa akin, the better. What can the Filipino people do? Eh, kung patay na tayo, what can you say? The nuclear war, like a nuclear war. Kung hindi mo na, ano, you go to TV, sa YouTube, makita mo, there's a series there of what would happen to the world after a nuclear war. It's nothing. There's absolutely nothing in this world. Kaya magdasal ka na lang, napagputok, kasali ka na. Kung maiwan ka, pati yung kamote mo sa radioactive, lalo ka magsuka-suka. I think that the best thing is just really remain neutral. Sabihin mo sa China, China, Atre, wala man akong away sa iyo. Huwag mo lang akong galawin. Itong Amerika, well, if you want trouble there to find a proxy, meron naman, Japan, you can use China, South China, South Korea, and many others. Huwag tayo. Wala tayong ibubong na Navy natin, ipagyabang natin. Okay. Pwede. Pwede, we can... I'm not belittling my country's Navy. But we can only guess this, what would be the stakes and what would happen. Ruth, then Alan after. Lahat kayo may tanong. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagpapatawa. Wala pa akong kasing kain eh. Nga, kain na kayo. Sus, maayaw pa mo. Last na lang. 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 Mayroon na dito, ano, Chico, ano, tapos, mabuti ba? Opo. Mabuti na sa China kayo. Mayroon, can we hear your statement or message to your friend, Pastor Apollo Cubaloy's situation, who is currently hiding because of the Marcos arrest, and still the arrest order on the center? You know, as a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, because you have been talking about Marcos and everything, huwag kang lumabas niyan sa Tamayong. Nandiyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. Alam mo, ganito yan. Let me educate all of you. Ang Tamayong, malaki yan sa loob maraming bahay. Make sure na sa isang bahay nandiyan siya. Because for every bahay, it should be a different search. Hindi mo pwede ma-search ang bahay na yan at maghanap ko kay Pastor Cubaloy. You would have to get another writ. Iba-iba yan. Marami ang bahay na yan. So, mag-ikot siya dyan. Bumagabulan kayo. By the time na matapos yun na napagod ka na,
you will become a member of the Jesus Christ, the kingdom of Jesus Christ. Eh, alam mo, ang buhay ng tao, tayo naman simple lang. Katoliko, trabaho tayo, prayer, that someday, pag namatay tayo, tawa ang Diyos, punta tayo ng langit. Diba? O gusto ninyo sa impyerno? Impyerno ang gusto ninyo? Bahala kayo. Ngayon, kahanap ninyo, hindi ninyo mahanap. Ewan ko, tamayo, malapit dyan na, malaki ang tamayo. Malaking, malaki. Hello, Mayor, may mga speculation kasi that someone is... Nasaan ang kakibahay ko? Look, kain mo ako magkatapos, mag-uwi ako. Sama tayo doon sa bahay ko. And if you can find Kibuloy there, I'm raising the ante. Ano ba magkano bumili ng 100? I'll make it 200,000. Or 300. Or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita rin si Kibuloy sa bahay ko. Okay, Pastor, Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Prosecutor ako tapos. You were designated mayor as administrator of Pasig Interest Properties. Is this true? Hmm. Nalipat ko na sa lahat ko. Pangalan mo, gusto ka. Ano? Saan mo gusto yung parte dyan? Ano? Bigyan kita. So, totoo yung mayor? Administrator, in the sense that when he is not around, ngayon, probably in hiding, so yung somebody has to oversee the management of the kingdom, to preserve the kingdom, not to go into waste. Sayang, nandiyan na yan. Kingdom of God, yan? Yeah? Bakit mo yan? Clarification na mayor, the properties and the church also. Oh, may, as a matter of fact, may tulugan ako dyan sa kingdom. Sa likod ng parang baong kapilya nila. May kwarto ako doon. Gusto kang pumunta doon ngayon. Kasama lang kailangan ko. Babae. Thank you, Lord. Alan, nating pautala ba? Okay. Loob lang sa gihigwan ni Pablos. But, Mayor, are you also convinced na possible ito ang sinasabi ni Pastor na may extraordinary condition na mayroon ito kasi magpapita? Well, hindi ko masyado pinag-aralan yan kasi American law yan. But it is possible may rendition. Pero tingin ko, we will post a ban at talagang available. Kung hindi available, there may sa fugitive. Pero pag available, tapos he gets his liberty. I don't think that there will be a at sabi ko naman sa kanya, huwag ka maniwala niya ang rendisyon ng Angrika. At kung meron lang, tawagan mo ako. So you'd advise him to come to the open? Yes. You'd advise him to surrender, if that is so. You would advise him to surrender, if that is so, na wala rendisyon na mayroon? Wala ako kasi Pasko naman, edukado na tao. Alam naman niya na ano. Hindi kami nag-istorya ng buhay niya. About arrest and everything. Anong gusto niya sa buhay niya? Okay lang. Ngayon, tanongin ninyo ako, saan si Pastor? Gusto niyo malaman talaga? Yes.
ewan ko, pagpakpakano lang siya, tama yung, kaya lang naman ang refuge niya, sanctuary, wala man siya ibang bahay. Yan lang, tama yung ano. Wala akong nalaman na he is comfortable in his tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Frankly, yan talaga ang nalaman ko. Nakapunta na siya ng Manila, kung anong saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Is it possible that you would also be assassinated? Ano ba? Assassinated because extraordinary religion, he said that it's possible that he would be either be abducted or assassinated. Do you think that it's possible? Maybe, because he's hiding. That is his belief. But why would the U.S. want to kill him? I don't know. Thank you, Jerry Lina. Last two questions, Mayor, from Sheila Lisondra of the XRP and then Maya. Mayor, when was the last time you talked with the pastor? Again? When was the last time you talked with pastor? Panina. Is it possible po na sa emotional surrender? Hindi ko siya tatanggap eh. Hindi ako masurit eh. Hindi na akong dadala ng warat. Mag-ask ng help po siya sa inyo po? We had dinner. Downtown kanina. Hindi naman kilala isa sa mga restaurants. Thank you, Sheila. At saka walang pakialam yung mga waiter, basta magbayad ka lang. Maya Padilio, Mayor. May gabi, Mayor. Mayor, at this is regarding sa holding ng Hakbangan Maiso sa Taro on April 14. Parang isang time din na may order na for 60-day preventive suspension si Pope against Edwin Governor Acuña Goldman. Yan ang magandang tanong. Sinat Maiso, it has nothing to do with politics. What is very unbelievable to me, walang notice, wala lahat. Basta sinabi na sa kanya, umalis ka. Alam mo, we are drifting into that kind of setup. Which I think to me, is very important for the president to realize it. Mr. President, hindi ko na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pagkanoon na isda, you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipino. I am just warning you. Ako sa isa talaga na hindi ako papayag. Na kung magtanong ka na what I intend to do, I will raise hell one day. And I would ask the military and the police to join me. Not to force you out to the office. We'll just air our sentiment for you not to forget that the Philippines is a democratic state. Itong nangyari kay Governor, basta na lang pinalam sa kanya na umalis ka. It violates the due process of law. Very important yang no person shall be denied of the equal protection of the constitution. Eh, tanggalin mo tao ng rason. And you must remember that the governor of North Davao has been elected by the people. Hindi yung trabahante na in-appoint mo tapos tanggalin mo. We have to respect the will of the people of that North Davao. Puro respeto naman. So you are veering dangerously close to being an authoritarian government. Ako sinasabi ko sa iyo kasi hindi ko nagustuhan yung style. Kung
due process of law. If he had committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. Ano ba yan? And if it is a case that is good for a case under the revised Penal Code or any other special law, sabihin mo sa kanya, the right to know and the right to address something. Kung wala siyang ma-explain sa mga tao, bakit niya inabandono ang mga tao, siya naman ang hinalal na governor, then there is something seriously wrong sa mga pangalakad na ito. Then, ayaw ko ang tingin ng military pati pulit, I am asking you guys to look at it closely. Be neutral. You were not organized and funded by the Republic of the Philippines with the money of Marcos. You are there operating and paid by the taxpayer, the Republic of the Philippines. Ngayon, mag-open up ako sa one of these days. And I will begin to say it in rallies and everything. Because it's bad. Hindi ko kalaban si Marcos. Pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. Hindi ko ma... You cannot remove that kind of situation na mangyari kasi mali nagtanggalin mo yung isang tao dyan elected by the people. There's a big difference between an appointed guy and an elected guy. Elected to, gusto nila itong leader na ito to govern the local place. So, hindi ko alam. Wala naman akong balita. Kaya, alam mo si Binol, kaibigan ko rin yan. Kasama kami nung pagkakyat namin sa Mayor Sipnol. Tataka lang ako because ako wala akong kita ko noon bastos ako magsalita bunganga ko. But my God, doing this kind of thing is very serious. I hope that they will go to court. Diretso na sila sa Supreme Court and ask for a relief, whatever it is available. Bawal talaga to. Ito yung pangpahina ng gobyerno. Lahat ng mga pumoto dyan sa gobyerno niyan, galit sa gobyerno. So, yung galit na yan, magtayan ninyo yan, kasi masaya na sana kami, ako, pati ang military, na medyo humina na ang EPA. Huwag kayong bigay ng rason ng mga tao nito tatakbo sa bukid ng armas, manggulo na naman ang bayan. Alam ko hindi niya nagustuhan ng military. Sigurado ako dyan. Basi sa military, hindi ka lang basta, yeah, your advice way ahead that you are being transferred from one post to another. But it can never be applied with such a cavalier fashion of removing a person elected by the people. Basta mo nang liguakin, tumabi ka dyan. That is not democracy. Hindi pa ready ang Pilipinas dyan. At, do not ever think na popular ka sa tao. Yun ang karamihan ng ano. That's a pitfall of many leaders. Just do not assume that you have the absolute power. In a democracy, there are always parameters, boundaries where you can act and when you can act.
But always we find the power of the law to govern us all, to make us conscious of being a citizen and what to do. Thank you, Mayor. One question from Dennis Lasso, Mayor. Mr. President, the November 5 U.S. election is fast approaching. No? Your friends, magkaibigan kayo ni Donald Trump. Will you campaign for him? Kay Donald Trump sa... Wala akong pamasahe pupunta doon. Pwede mang magpatawag ka sa Bucharest pa niyo. Hindi man tayo makaboto. Pero I am for Trump. There is no available leader in that place called USA na pwedeng with all the... Ang gulo kasi niyo ng USA na yun. And you need a leader like Trump na isang salita para mag-behave lahat. Kay Biden, wala maniwala dyan. So you're calling now the Filipino-American citizen to... I'm calling all Filipinos who are now Americans and who have the voting right to elect the President of the United States. I'm calling you to vote for Trump. Akin yan. Kung ayaw ninyo, maliloko kayo kay Biden. Kasi si Biden, pariho ko. Dito umudakad ako. Pero itong akin, it's more of the after effects of my years of motoring sa Simplang. It has taken its toll dito sa katawan ko, sa spinal pati. Salamat sa... Pero hindi pa nga ako matanda. Kaya lang na hindi na ako maka... Pag matanda ka na, babalikan ka talaga. Sa Trump tayo. Salamat, Trump tayo. Salamat, Dennis. Ngayon, naipahabol si Yusef Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Mayor, my job, marami ako nakakausap na marami silang gusto iparating sa'yo. Ordinary Filipino, si Marihiram. And so, magsisegue lang ako dun sa sinabi ni ma'am about Governor Huwahib. Having been on the receiving end of this government's heavy-handedness, saka yung parang wala ng batas sa Pilipinas, parang sila na yung may-ari sa Pilipinas, yan yung nararamdaman ng ordinary Filipino. Kahit ako, nung kami ay, we were illegally and arbitrarily detained by the Martin Romualdez-led Congress. And even the way they run the PCSO, it's just so shameless, so brazen, yung corruption. It's obscene. Yes, it's obscene. And yet it's so shameless. And they keep doing it the way that they've done it with SMNI, not the way they have silenced the press. And we feel it, Mayor. It's so, ang sakit-sakit masyado na, Mayor. And basically, what I want to ask you, Mayor, is ano ba yung, maybe you can educate us, ano ba yung recourse namin dito? Kasi this president, no, is ignoring the clamor of the people, for instance, of a drug test. When the documents, there are proofs, and there's that outcry, no? And then he's hurtling us towards the precipice of war. Nasa tamang pag-iisip pa ba itong taong ito? Alam mo, ma'am, ako una yung nagsabi na drug addict siya. Hindi naman ako nag-iimbento ng istorya. Pero yung mga PDEA reports nila ngayon na sinasabi na totoo, na hindi totoo, natural yan, ma'am, kasi panahon ni Marcos. Ano agency in government can go head-to-head with the president sa bagay na yan? So, sinusuppress yan. Kung sinabi ko sa inyo, noong, as early as, hindi pa ako presidente, noong presidente, mas lalo ko nakita. I saw it again. But yung dito sa Davao, because, alam mo, ano talaga ako sa droga, pinakita nila na si Marcos nandoon. Hindi ko binigyan ng importance. Ang sinabi ko lang sa kanila, trabaho lang kayo. Huwag na ninyo akong isali na lalabas na personal akong magalit kay Marcos. I do not need it. But when I was president, I was already looking at the yung full the full story of
yung pagka-addict ni Marco. Kaya lang naman, ma'am, sabi ko, sana hinuli na lang nila noon. Ang pagkamali ko lang rin, kasi mayor lang ako, yung unang nakita ko. Sana nung na-presidente ako, pero wala na yon, yung unit, wala na sa mga... So, siguro sa Pasig River na, hindi natin magalaw yan dyan. Ako, I firmly believe, with all honesty, hindi naman sa akin generated by my personal ay ayaw ko sa kanya. Kaibigan ko yan si Presidente. Gusto ko nga protektahan noon. May ano kasi, robo naman yan, everybody's doing it. Kaya yung sinabi ko sa mga ano, parang ano lang na, sige, trabaho yun lang din yung trabaho nila. Not really a specific order na you try to ulihin ninyo. Kasi vice presidente lang ako. Noong presidente ako, pero mahirapan na sila noon. I do not know. Pero ako, naniwala ako kasi nakita ko. At hindi naman sa yung aking innate native na galit ako kay hindi yan, Mr. Marco. Yung napinakita sa akin ng presidente ko. Alam ko yan, pinakita rin sa iyo kasi presidente ka. O takot lang yung mga gagawin sa PDF. At lahat ng dokumento na yan, talagang inano na yan. It's either they were erased or... Pero balik tayo dito sa ano, nandito man si Secretary Alvarez. We are friends. Hindi naman kami nag-away. Contrary to popular notion, hindi kami nag-away. Kaibigan ko siya sa nung congressman. Magkatabi kami. Wala, mabuting tao naman si Kebono. Ano kami, sabi niya, wala naman tayong problema. Of course, he said something about my daughter, but you know, politika eh. So, at saka, alam mo lang ang ginawa na, he has to face the consequences also of being criticized. Ganun yan. Siya yung gumalaw. Well, hindi naman, ayaw naman magpapigil. In matters of politics, hindi na talaga nagpapigil yan si Inday Sara. Kaya sinabi ko sa out of my control. Kasi wala kaming away. So, I will support him. I will support the governor because he's a victim of, how would I describe it? Oppression on itong forcity. Forcity on the part of governor, whatever it is. Bakit hindi nila ipalabas? At walang ano. Kaya dapat mag-akyat na siya sa Supreme Court. And I will support him all the way. And as a matter of fact, kung takbo sila lahat, I will be there to campaign for them. Hindi maganda na ganun ang nangyari. So, hindi naman ako, ano, yung oppression talaga eh. Hindi maganda. Hindi maganda. Thank you, Mayor. Basta ako, wala akong away kay Marcos. Sinasabi ko lang kay Marcos ngayon, marami kang ginawa na hindi tama. Kaya nagre-reklamo ako kasi alam ko at do not continue committing so many mistakes because one day puputok yan. Maniwala. Maniwala ko sa akin. Military is not yours. Walang loyalty lang military. Yung mga generals na malapit lang sa iyo na pero by and large, ang military nakatutok lang yan sa tao. Including the police. Tandaan ninyo yan. Hindi yan mga kung sabihin nyo mahirap lang na padala ninyo sa hindi yan. Magkamali ka, Mr. Marco.
kamali ka talaga. The soldiers, yung pinaka nandoon sa pakibato, yung 3 months na doon sa Paksol, ano yung ano? Kaya magbabae yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko, alam mo, sa Paksol yan, halos isang buwan, hindi lumalabas yan doon sa Paksol. Pag mag-ulan, mag... kaya masakit para sa akin ang sundanong patipuli. Kita mo lahat na mamatay noon dito sa Davao and everywhere ng Presidente Abad. I go out of my way to pay my last respect. Because ano ang ano ko sa pili? Protecting the Philippines. I'm good for another 20%. Thank you, Mayor. Surrender pala kayo. Okay, gusto lang na ako ipahipa ko sa inyo. Before the incident, no, kanina, 2 emissaries were sent to talk to Governor Ubahin, asking him na go, ayaw na ipadayo ng rally sa April 14 diha sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emissaries, kini si Anton Lagdamio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya. Kaya siya ang SAP, taga Davao del Norte, nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor na anak, kini si Boy Uy. Kaya dako na sila ang kwarta na nakuha kang Martin Romualdez. Hayo sila na dili ipadayon ni Governor Ubahin. Ang tubag ni Governor Mauni, ingon siya, murag lisod na himuon siya ako, si Governor Limpanea. Wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin akong sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede kong ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants na rally. Dahil nga, ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya, may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor, tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, go, pinapatawag ka ni Anton Lagdamio, nandito sa Tagum City, nandun siya sa isang restaurant. Eh, ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdamio? Eh, itong mga taong ito, may mga kailangan dito, may problema. So, ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdamio. Ngayon, nagalit si Anton Lagdamio kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Ubahin at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, di, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi, palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspende, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Ubahin. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice, itong si Bersamin. Sabi ko, eh, former Chief Justice ito, dapat, he should be the one to respect yung due process and equal protection of the law. Mali daw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina, dumating yung mga tiga DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung vice governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos silang pasumpain, ang sabi ko kay Governor Rubahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed na lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor, na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Eh anong karapatan niya para gawin yon? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyuoy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, inandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa empleyado, kasi pagkakaroon ng iskandalo ito, dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, dalawang gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na governor. Ngayon, sino susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung governor na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang vice governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan sa, para sa mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, eh, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito ha, a few weeks ago, Governor Edwin Rubahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yon who just received an award from DILG, yung Seal of Good Governance. Eh, masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito ang administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, eto. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. Bot ako. Alam mo, siya may gusto ng chewing gum. Alam mo, ang simpleng pakasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics. Gayon nung suspend, tapos tanggal ng tao, no, ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. But ang tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinunggal niya yung makapagal doon eh. Ayaw niya mag-nationalista. Lahat dito sa Davao, nag-liberal na. Ang tatay ko nagpaiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or hell water. Nag-Marcos siya. At dapat sinuspend siya. At alam mo, tatay ko,
sabi niya, sige, I will go to court. So, medyo ano sila. Matagal na abogado ang tatay ko dito yun. Ganon. Yung ginagabit yung administrasyon para yung partido niya gusto suyupin lahat at yung hindi magustong magkalaban yung ayaw kalaban natin hanapan ng mali, hanapan ng kung anong papilis dyan, ilang babae, pati yung babae mo pakialaman, okay, apat o lima. Yung sobra na rin yan. Dalawa lang yung oro. Ganun eh. Pinambalik siya sa he is really, if that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito, kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na oposisyon sa kanya. So, we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi na kailangan called an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Palitan mo lang yung isang sentence lang yan dyan. Wala economic provision. Wala ka dyan sa mga putang yan. Huwag kang manwala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa constitution natin. Yung that the president is good for one term. Tungkodin lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho. Could be a military coup d'etat or whatever. Don't count on the, sabi mo, loyal ang military sa'yo. Mali ka niya. And you are being authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiimig. Ako nga, hindi umiimig eh. Pero pag pinilit mo ako, nga ako talagang bastos, mapipilit ang bastosin kita. Kung magalit ka sa akin, hindi. Nasa iyo. Papatay mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan ang tsatsa mo. At matanili. Marunong mo Tagalog yun. Manatili yun. Hanggang 6 years pa lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng puta, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences sa mga bagay na ito because do not fuck with the Constitution. At yung extending, bakit kayong magka-presidente lang? Gusto rin yun. Pati yung, ayaw ko nang sabihin, pati yung tatay mo eh. Nagkalitse-litse kasi umaba ang panahon. Yung Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic act ng buhay. Pilitin mo yan. Suspend ka dito, mag-suspend ka doon. Ako ang sasalita. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko magkipag-away. Naging presidente ako. I have the resources lahat.
But wala akong, never had the idea of, you know, ganun. Contento na ka doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. When you have, you try to redeem the name of Marcos, do not destroy it for the second time. Kasi, it might not really be good for you. Huwag ka maniwala niyan sa mga bulador na gusto ka mag- Tama ka na, Mr. President. Okay ka na sa 6 years. Huwag ka talagang mag-isip na magkautaw yung tao sa'yo, magbaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Pikinaapi-api ka, may gusto ka mong somebody would want to harm you. Call me and I will die for my president. But the president fucks his constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yung rule. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. At anong ginawa mo sa buhay. Among other, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront kung magkamali gawan witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of law of the country. Without, sana, tawag ko. At ito naman si Lagdameo. Alam mo, Andre, kaibigan tayo. Tagal lang kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita dahil dyan sa dyan si kay John Villar na inungman. Do not try to be, you know, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, dinilekturan kita. Kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacañang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. Ito, oh. Do not try to be a hero. Tadabaw ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country, a new guy, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, patita, mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw nino o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdameo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong, magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag hindi-lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo?
pakantahin kita ng bayang Maguilaw. Sige daw? Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko, wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. Ako ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize? Ngayon maman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ayun, putang 500. Gamitin nyo ang pulidita, bakit? May pera kayo eh. Pero huwag mo akong, you know, do not fuck with me. Huwag kayong magpatigastiga sa... Hindi ako... Putang ina masama. Ako isang mahirap lang. Kayo mong mayaman. Lord Mayor, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose the yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal. Sa Espanya. Doon kita hintay. I'll make it symbolic for everybody. May isa pa akong chiklet. Politiko, okay, masyado mo na buso. You correct that. I'm advising the governor of Greece. Kada ko sa mga siguro. Hindi ko lang sa dito. Kung walang abogado, kami dalawa ni Bebo, abogado man kami. Go to the Supreme Court, papel lang naman yan. Sesurari mo. I'm sure the Supreme Court is in neutral body. Sigurado rin ako dyan. Ako nag-warning lang dito sa baba. Itong mga, kayo mga piyon, Marcos, baba, kayo, Mayo. You have to deal with us, kaming mga agol, na presidente na. Wala lamang isang taong na inapi ko. Kaya yun, hindi ko ginawa, hindi nyo naman. Okay. Easy lang kayo. Puro tayo. Ako, mas mautak ako sa inyo. Kayo, nakausap ko. Each one of you. Presidente, lahat na kayo. Tingin ko sa inyo. Kulang kami. Nakatabla lang kayo sa babae kasi may pera kayo. Pero sa akin, in love man itong akin. Hindi na sa pera. Ngayon ko tayo. Stop the fucking mga putang ina kayo. Kumito kayo. Salamat. Takot kayo ng mga putang ina sa palin. Yan yung makain ang putang ina. Sino bang required? Okay, kailangan. Ano, magkamunikibuloy, magdugan ba rin kakao?
What's your take regarding on that? Since may nagtanong about US election, itatanong ko na lang din po, what's your take on the upcoming and first parliamentary election ng Barn Poll next year? Any expectation na rin po? Sa Barn Poll? Sa Barn? Barn Poll, sa Bangsamoro po. Wala akong, kulang ang wherewithals ko mo. Yes, sa katar ko na sila nila ko. Mayor, 14? I would not want to venture on something, Mr. Sir. Sa 14, Mayor, na i-plebisit. 63 ka barangay sa North Cotabato. Ipa-join sa bar. 63. Oh, 63 ka. Ang tanong 14 ang kwan, plebisit. Well, if it's allowed by law, if it's legal, wala ba tayo lupa? Ay, magpasign o book. Ay, magpasign o book. Sa imo. Bukbukin mo siya. Bukbuk ko. Salamat, PRRD na po. Pag-sign daw siya karon. Sige. Nalikita na lang ako, Mayor Bessie. Basta i-appeal na sa ICC. Pagtawag daw niya, huwag ka ng drug war lately. Naday, namatay nga naghanda yun ka buok within few days. Mato, i-appeal na siya. Basta i-garoon sa investigasyon. Lahat na kami. So, look, ICC. You cannot acquire over my person or over the person of my daughter and son. You cannot acquire it, not in a million years. Puro papel lang kayo kasi salita. Bakit? Mike, stand. Mike, PTV. Let me ask everybody. News 5. Ano license is it? Ano yung putang nila ngayon? Hindi ko ang kilala. I am a Filipino and I will die a Filipino. If somebody would want to prosecute me, may ebidensya sila. Nauna pa yung ICC putang nila. Kung nanag na ebidensya, if it's there, existing, they can file a case against me. And I will be glad to face the charges. And if found guilty, I will go to Bolivia prison. And if they want to execute me dito sa Pilipinas, but never, never, itong mga putang ina kayong mga ICC, makialam sa buhay na. Sir, kapirma din siya, sir. Ito yan ang may... Si Maggie ni siya. Pailan niya ka? Taga San Miguel ni siya, Mayor. San Miguel at Angel. Mula niya ang pangalan niya. Wala, di na lang. Hi. Long time no see. Yeah. House. Hello, Yuri. Hello. Hello.
Thank you.